Apektado rin ang tumitinding init ng mga poultry farms sa ilang probinsya sa Luzon. Sa Quezon City naman, hinihinalang heat stroke ang ikinamatay ng isang jail officer nitong linggo. May news to go si Mav Gonzalez. Habang naka-duty sa Quezon City Jail nitong linggo, nakaramdam ng matinding init ng katawan na nauwi sa stroke ang 44 na taong gulang na si Jail Officer 2 Fernando Ribas. Hindi na siya umabot ng buhay sa ospital. Hindi makumpirma kung heat stroke ang ikinamatay ng biktima, pero ayon sa kanyang asawa, may sakit sa puso ang jail officer. Paalis na siya. Pawis, naiinitan daw siya. Ang init, sabi niya lang. Kahit din daw po dun sa trabaho nila, na nakikita siya na talagang punas ng pawis. May sakit siya sa puso. Risk factor kasi yan din. Pahirap din para sa mga preso ang matinding alinsangan. Dagdag pa rito ang sikip sa kulungan. Ang mga preso sa Station 10 ng Quezon City Police binigyan na ng electric fan. Dahil nga po sa nadarama po nating init ngayon, pinapayagan na rin po natin na maligo sila kahit mga dalawa o tatlong beses. Dahil din sa init, problema ngayon sa Ilocos Norte Provincial Jail sa Lawag City ang kakulangan ng supply ng tubig mula sa kanilang balon. Nagpapadeliver na lang sila ngayon. At ang pinaglabhang tubig, ginagamit na rin sa palikuran. Apektado rin ng mainit na panahon ang mga magsasaka. Sa Aurora Isabela, nagbibitak-bitak na ang ilang sakahan dahil sa init. Ang ganitong sitwasyon, taon-taon na raw nararanasan sa lalawigan. Ang level ng tubig sa ilang ilog na pinagkukunan ng patubig, bumaba na rin. Gayun din ang level ng tubig sa Magat Dam na pinagkukunan din ng patubig ng mga sakahan sa Isabela at Karatig lugar. Pero tiniyak ng mga otoridad na sapat pa ang tubig sa dam. Perwisyo rin para sa mga nagpapalaki ng manok sa Pampanga ang init. Ayon sa ilang may-ari ng poultry farm sa Angeles City, tumataas ang bilang ng mga namamatay na manok tuwing tag-init. Madali rin daw mapagod ang mga manok at nawawala ng gana sa pagkain. Dahil dito, maliliit na manok lang ang kanilang naibebenta na nagre-resulta sa maliit na kita. Payo ng mga veterinaryo, bigyan ng maraming tubig ang mga manok at lagyan ng maayos na ventilation system ang mga kulungan. Mav Gonzalez, GMA News.